Ngayon mga boss, meron kasing nag-message sa akin na yung ginawa kong drawing ay hindi na daw dapat na drawingan kasi meron namang number tong bearing. Ngayon ang sagot ko sa iyo bro, paano kung walang number ang ating bearing? Yan. Paano pag nabura na siya? Baka sabihin mo naman na hindi nabubura ang number ng bearing. Meron dalawang klase ang na-imprinta ng manufacturer na number ng bearing. Meron yung tempered, yung parang puncher na hindi nabubura. At meron namang yung nabubura lang na nilagay nila na spec sa ating bearing at sa brand ng bearing. So, ngayon, ito yung damage na bearing. Ginawan ko ng drawing. Pakita ko yung drawing. Ito. Yan. Dito may maraming nag-react sa drawing na ito mga boss kasi meron daw number ang bearing. Tapos, may mga nag-react pang bakit ko daw dinodrawing ng ganon. So far, marami naman ang positive na nag-comment na ang ganda ng pagkagawa, nakakuha sila ng idea. Yan naman po ang ginagamit ko talaga kung magre-request ako ng pyesa. Lalong-lalo na dito sa aming site mga boss, no, na sobrang layo talaga ng bilihan ng pyesa. So kung ipapadala ko itong as per sample, mga 5 oras pa to darating doon mga boss. So kung idodrawing ko lang, mga nasa 30 minutes lang abot na nila yung request ko na pyesa. So kung mga ordinaryo lang naman na mga bearing mga boss ay kaya namang bilhin dito sa amin. Pero special ang bearing na nirequest ko ngayon kasi nga double row ito. Baka hindi mo alam ang pagsukat ng bearing. So bibigyan kita ng sample. Kung wala ng number ang ating bearing. Yan. Kung wala ng number. Sukatin mo lang inside. Yan. Inside, 25mm. Outside, 62mm. Yan. 62mm outside. Thickness, 25mm. Yan. So, yan lang. Tatlo na yan ang sukatin mo. Inside, outside, at saka thickness. Makakabili ka na ng bagong bearing na katulad nito. Tapos, take note ko sa iyo mga boss. Itong mga code ng ating bearing na 6305, ganyan. Kita mo, 6305-2RS. So, meron niyang meaning mga boss, no? Hindi lang yan basta-basta na code. 6305. Itong 6305, meron niyang ibig sabihin. Ito namang isa na mga boss na special bearing kasi double row to. Ito yung pamalit natin dito. Ito yung na-requestan ko. So, shoutout sa iyo, sir. Ang nag-comment kasi nagkaroon tayo ng topic. Sinasabi niya na meron daw number. O, meron namang number ang ating bearing. Kaso, ito yung number na nabubura lang. Yan. So, yan yung number niya. 3305B.TB. Ano pa yan? Marami pa yan eh. H.C3. Yan. So meron din yang ibig sabihin mga boss na specified para kung saan gagamitin ang klase na bearing na to. Yan. Double row, malapad siya kaysa sa single row. To, single row to. So magkaparehas lang sila ng sukat nito mga boss. Kaso magkaiba sila ng thickness at magkaiba sila ng pagagamitan na klase ng bearing. Yan. Single row, double row, ball bearing. Parehas lang yan. Outside, inside, parehas lang. Outside, inside, parehas lang. Kaso ang thickness, magkaiba ang thickness. So, yan lamang mga boss. Hopefully ay meron kayong nakuhang kunting idea. At pakishare ng video natin nang marami namang makakaalam tungkol sa mga klase ng bearing. Alright? Good.